Guys, today we're going to make a video using Zoom tutorials. So in Tagalog po. Okay? So una po, we're going to kayo po ay pupunta sa google.com. Tatype niyo po yung sa yung google.com. Then after po noon, okay? Type po natin. Yan, type po natin yung Zoom. Okay, after po nating ma-type Zoom, hanapin po natin yung Zoom video conferencing or zoom.us. So, after nyo po yung ma-type, lalabas po yung ating environment po ng Zoom. Okay, tayo po ay mag-sign up for free. So, after po natin mag-sign up for free, pwede po tayong mag-sign up, okay, mag-sign in sa ating email address. Dito po, ilagay po natin ating email address or dito po sa baba, ilagay lang po natin po dito yung sign in with Google or sign in with SSO or sign in Facebook. Ang pipiliin ko po ay sign in with Google. So, after nyo po ma-fill up, ilagay nyo po yung mga important details po, papasok po kayo sa environment ng Zoom. Okay? So, marami pong features ang Zoom. Yung mga personal profile, meetings, webinars, meron po tayong tinatawag na admin, user management, room management, account management, and advance. Okay? Now, dito po, sa profile, makikita nyo po dito yung mga tungkol po sa inyong profile. Mga pangalan nyo, mga password nyo. Sa meetings naman po, dito nyo po makikita kung yung mga start time, topics, meeting ID, mga previous meetings niyo po, personal meetings niyo po, dun niyo po mamakita. Or pwede po kayo mag-schedule ng meetings po dito. Mag-join a meeting or host a meeting. Okay? So, webinars po, ano ba yung webinars? What is webinar? So, Zoom video webinar allows you to easily conduct large online events with video, audio, and screen sharing for up to 100 video participants and 10,000 attendees. So the features in webinar are tailored for managing large audiences with branding, registration, host controls, host question and answer. Okay, so ito po yung webinars recording. So pwede po kayo mag cloud recordings, pwede din po kayo mag local recordings. Pwede po kayong allows you to record meetings. Okay, then settings, pwede nyo pong i-schedule ng meetings nyo by telephone or recording, participants video, audio type, and so on and so forth po. User management, ito po yung mga audio type, ito po yung mga management details. Okay, room. Meron din po dito yung mga features na attend live trainings, video tutorials, and knowledge base. Okay? Then, paano po tayo maggagamitin itong Zoom? So, dito po sa host a meeting, click po natin yung host a meeting. Meron pong with video on, with video off, and screen share only. Pipiliin ko po is with video on. After po nun, magla-launch po yung Zoom. So, may nakalagay po ditong please click open Zoom meetings if you see the system dialog box. Pwede po kayo mag-download or run Zoom. So, pwede po i-click here. Lalabas po yung start from your browser, adi po siyang i-click. So, after po natin ma-click yung start from your browser, ito na po, lalabas na po yung aking face. Actually, dapat po, live po tayo. Unfortunately, nasira yung aking webcam. Kaya po, aking na pong picture sa Google. Sa Gmail ko, makikita niyo po dito. So, pwede niyo pong i-mute. Kung gusto niyo, click niyo lang po yung mute video, kaya po meron dong exclamation point kasi po wala po akong webcam, sira. Pero pag nailagay po, mawala na po yung exclamation point. Then, wala po tayong participants. Paano po tayo mag-manage ng participants o mag-add ng participants? Click nyo lang po itong manage participants. Yan po, lalabas na. So, mapansin nyo po, isa lang yung participants, ako lang. Kasi ako lang po yung nandito. Pero pwede po tayong mag-invite. Paano po? Ikiklik po natin yung invite. Sa baba po. Yun, sa baba. Click nyo po yung invite. Tapos po, may lalabas po sa inyong window na invite people to join meeting. So, pwede po sa default email.
pwede po sa Gmail, or pwede po sa Yahoo email. Pili po kayo doon kung alin pong gusto nyo gamitin, kung ano pong meron kayong email address. Ako po, ang pipiliin ko po ay Gmail. Ngayon, pag na-click ko na po yung Gmail, tatype nyo po doon sa inyong, sa taas, sa portion, yung email address ng mga i-invite ng participants. After nyo po matype, magbawa po, Grace Pabila, or rainido1980@gmail.com, kung anong topic po doon, nakalagay po doon kung ano nung yung join Zoom meeting, the meeting ID, nakalabas po doon, and the password. Yun po ang mag-send doon sa inyong in-invite na tao. After po noon, kiklik nyo po yung send. So, yung pong sinend nyo po, lalabas po doon sa email address na pinagsendan nyo po. Okay po? Then, after po noon, pwede na po kayong mag-meeting po doon sa inyong mga in-invite na participants. Okay? Then po, after po noon, guys, kung tapos na po ang meeting nyo po, kiklik nyo lang po yung end meeting. Okay? Then, after po nun, tapos na po yung meeting nyo po, click nyo lang po dun sa part picture nyo, click nyo po yung sign out. Don't forget po mag-sign out. Yun lamang po ang ating tutorial sa Zoom. I hope po na may natutunan po kayong araw po ito. Maraming po salamat! Bye!